nilaksan ko na yung loob ko para lang talaga mapatay din yung ahas niya kasi napakalaki po niya eh. Sa larawang ito, kumpirmadong ang makamandat na King Cobra ang tumuklaw kay Maricar. Oh, hi! Magandang araw po at maraming salamat sa mga nanonood at nagsusubscribe sa aking channel. Ilang araw ang nakakaraan ay itinampok ng programang Reporter's Notebook ang tungkol sa isang dalaga sa Batangas na tinuklaw at napatay ng isang King Cobra. Nito lang nakaraang buwan ay meron ding isang nakipag-usap sa akin sa comment section ng isa sa aking mga video tungkol sa lolo niya na natuklaw at napatay din ng isang King Cobra. At sa hospital na pinagdalhan nila sa lolo nila ay napagsabihan sila na may isa pang kaso ng tuklaw ng King Cobra ang nadala dito ilang linggo lamang ang nakakaraan. At sa kasamaang palad, tulad ng lolo nila, ito ay binawian din ng buhay. At ang dahilan, walang anti-venom. Sa mga lumipas na panahon ay kay dami nang naibalita ng mga kaso ng tuklaw ng King Cobra, lalong-lalo na sa parte ng Mindanao. Paano ito naiiba sa karaniwang cobra at bakit wala tayong anti-venom para dito? Wala tayong anti-venom para sa kagat ng King Cobra dahil anti-venom lamang para sa karaniwang cobra ang ginagawa ng RITM. Kaya ang tanging magagawa natin ay kilalanin ng King Cobra, alamin ang kanyang mga characteristics at ang kanyang natural habitat upang atin siyang maiwasan. At kung sakaling makatagpo ninyo ang King Cobra, huwag niyo na po siyang tangkaing patayin. Marami na po ang napahamak sa tangkang pagpatay ng makamandag na ahas. Ano ang dapat gawin kung gayon? Abay, takbo na po. Huwag po kayong mag-alala at hindi po tayo kayang habulin ng kahit na pinakamabilis na ahas. At mapapagod din siya agad at titigil pagkatapos ng 2 o 3 metro ng paghabol. Pupunta tayo dun sa lugar na madalas ang sightings ng King Cobra upang ma-visualize ninyo ang kanyang natural habitat. Tara! Hindi tulad ng karaniwang cobra, mahirap siyang mabuhay sa mga ganitong klase ng agricultural na lugar dahil sa sobrang haba niya ay madali siyang makita. At tulad ng nakagawian, lahat ng ahas na nakikita ay agad pinapatay. Ang ilalim na bahagi ng lugar na ito ay creek. Ayun, mukhang may nagtatanim doon, lapitan natin. Taga rito po kayo. Hindi po ba kayo madalas makakita dito ng mga King Cobra? King Cobra? Oo, yung mahabang ahas po. Saan po kayo huling nakakita noon? Ay mga bahay po yung nandoon ah. Karaniwan siyang nabubuhay sa mga magugubat at bulubunduking lugar. Ang kanyang pagkain, kapwa niya ahas, pati na ng mga karaniwang cobra. Ang King Cobra ang pinakamalaking makamandag na ahas sa buong mundo. Maaari siyang humaba ng hanggang 16 na talampakan at tumimbang ng 10 kilo o higit pa. Ito ay matatagpuan sa India, China at ilan pang mga bansa dito sa Asia, kasama na ang Pilipinas. Sa katotohanan, siya hindi nabibilang sa pamilya ng Nidia o Cobra. Nakuha niya ang pangalan dahil tulad ng Cobra, nakakatayo siya ng diretso sa taas na 4 na bahagi ng haba ng kanyang katawan at nagagawa niyang palaparin ng kanyang leeg tulad ng karaniwang Cobra. Bagay na hindi nagagawa ng ibang ahas. Ang King Cobra ang kaisa-isang ahas sa buong mundo na gumagawa ng pugad. Samantalang ang ibang espisye ng ahas ay naghahanap ng mga lungga na ginawa ng ibang hayop upang itlugan, ang King Cobra ay nangangalap ng mga tuyong dahon at damo at tinutumpok ito at sa loob ng tumpok ay dito siya nangingitlog at babantayan ito hanggang mapisa. Ito ang pinakadelikadong pagkakataon na makatagpo mo ang King Cobra dahil agad siyang aatake upang protektahan ang kanyang mga itlog. Ang panahon na humahalimhim ng itlog ang mga King Cobra ay ang mga buwan ng Marso, Abril hanggang Mayo. Kaya kung kayo ay pupunta sa kagubatan sa mga panahong ito, ay maging mapagmasid at maging maingat. Ang napapadalas na inkwentro ng mga mababangis na hayop tulad ng ahas ay gawa na rin ng pag-unlad at paglaki ng populasyon. Ang likas na tahanan ng mga buhay ilang ay mabilis na nating sinasakop. Nagtatayo na tayo ng mga bahay sa kabundukan. Pati na ng mga infrastrukturang industrial, kaya nabubulabog na natin sila sa dati nilang tahimik na tahanan. Ang mga ahas ay kinatatakutan ng marami, kinamumuhian ng ilan,
Subalit sana ay huwag nating kalimutan na sila ay may importanteng papel na ginagampanan sa kalikasan. Ang inkwentro ng tao at ahas pati na ng ibang buhay ilang ay maaari po nating iwasan kung tayo ay may tamang kaalaman. Ang tuklaw ng makamandag na ahas ay isang seryosong isyu ng kalusugan sa buong mundo. Ilang mayayamang bansa lamang ang naguukol ng panahon upang gumawa ng antivenom para sa lahat ng uri ng makakamandag na ahas na namumuhay sa kanila. Maraming bansa, kasama na ang Pilipinas, ay naipagsasawalang bahala ang paggawa ng naturang gamot. Kung magpapasya po ang ating mga kinauukulan na gumawa ng antivenom para sa king cobra at sa iba pang uri ng makakamandag na ahas na mayroon tayo, maari po akong mag-organisa ng grupong manghuhuli ng ahas o magkokolekta ng kamandag na kakailanganin sa paggawa nito. Kaya ako po'y magkikiusap sa inyo na i-share ang bidyong ito at baka sakaling makaabot sa proper authority at mabigyan ng pansin. Kung mayroon po tayong antivenom para sa lahat ng ating mga makakamandag na ahas, maraming buhay pa po ng ating mga kababayan ang maililigtas sa darating na panahon. Maraming salamat po sa panonood at pag-subscribe sa akin channel. Hanggang sa susunod na video.